Here are some tips kung paano mo bibigyan ng masustansyang pagkain ang iyong mga fur babies. Kung ang iyong fur babies is dog food ang pagkain or table food ang pagkain, mas okay kapag i-prepare nyo na i-chop nyo siya as early as you can. Para kapag pagluluto na kayo, kumukuha na lang kayo sari. Ganito ang ginagawa ko, guys. So, chinap ko na siya one by one. Meron ako ditong sitaw, beans, squash, sweet potato, kamote, may sayote ako, may bawang at saka ginger, garlic and ginger. Piniprepare ko na lahat yan, guys. Para kapag magluluto ako, kukuha na lang ako. Save time na rin para sa mga pure mama, sa mga nagpiprepare ng mga pagkain ng mga babies natin. Ganito ang gawin nyo. Kasi nakakatulong din sa pag-save ng mga oras natin, di ba, guys? Tips para i-prepare to. Pagbili nyo ng gulay, kailangan hugasan nyo na siya muna, di ba? Hindi pa siya na-chop, hugasan nyo siya one by one. And then balatan nyo na siya kung babalatan mo siya. And then i-chop mo siya. Pagkatapos mo siyang i-chop, huwag mo na siyang hugasan. Kasi pag hinugasan mo siya, madali siyang masira. Pero pag hindi mo siya hinugasan, it takes 1 week. Pag ilalagay mo sa ref, it takes 1 week ang life span niya. Pero pag hinugasan mo siya at ilalagay mo siya sa ref, mga 2 to 3 days, basa-basa na yan. So, mas maigi na huwag nyo siyang hugasan. Ganun, guys. Ganun ang isang tips na may bibigay ko sa preparation ng mga pagkain ng mga dogs natin. Ang gusto pa na ng mga dogs natin, vegetables, green leafy, kangkong, gustong-gusto nila yan. Moringa, gustong-gusto nila yan. Malunggay. Moringa is malunggay pala. Yes. Malunggay is pala. And then, iboboiled mo lang yun together with this one, squash, or together with this one, kamote at saka malunggay, ganun. Tapos, ito rin naman yung masarap. Sita, masarap. Gusto nila to, lalo na kapag ginisa mo siya sa beef, giniling na beef, gusto nila to. Pero pag nagisa kayo, guys, unahin nyo muna yung beef nyo, kasi yung may sariling mantika na yun. Ako kasi never ako nag-add ng cooking oil sa mga pagkain nila, boiled, and then dun sa pinagbuildan ko, dun ako kumukuha ng soup, ng sabaw. At dun sa sabaw na konti na yun, dun ko ginigisa yung gulay hanggang sa maluto siya. Pero naglalagay ako ng kunting bawang at kunting ginger kasi antioxidant din yun. Nakakatulong din yun sa kanila, guys. Yun ang perfect combination para sa akin, para sa mga alaga natin. Healthy po yun, guys. Ang pag-pork naman po, guys, kasama ang pork, pag nagbala ko ng pork, may ginger din yun. Tapos, at the end, dun ko na nilalagay yung, kung ang gusto mo ng kamote ang ilalagay mo, or sayote, pwede rin yun, guys. Pakuluan mo lang ng hanggang sa lumambot, okay na sa kanila yun, masaya na sila, guys. Perfect yun. Siya nga pala, guys, this is Neo, Neo's Vlog. Please, follow me, subscribe, and likes. Kung may ideas ka dyan, share nyo lang. Ganun lang. Share lang. Thank you guys for watching. Please like, and subscribe, and comments down below. Thank you. Ilalagay ko na siya sa ref.